kamusta po kayo sa paghahanda ninyo? At well, generally, kamusta po inyong paghahanda? Bukas may may meeting ako kasama yung mga kandidato naming kunsihal dahil ang na-organize namin is isa coalition of local candidates galing sa iba-ibang political party saka grouping. Ang maganda lang dito, halos lahat ng incumbent councilors na magre-re-elect ay kasama natin. Yeah. Pero more importantly, ang sinasabi ko nga sa kanila, with the new normal, kailangan makapag-set kami ng parang legislative agenda and developmental projects that would address yung post-COVID recovery natin. Mm-hmm. Hindi po pwedeng business as usual eh. Hindi lang pwedeng infrastructure eh. Dapat kung may public works tayo with a purpose talaga eh. Na may health component saka economic component para dun sa COVID post-COVID recovery natin. So yun, we're trying kasama ba sa pinagpupulungan o pag-meeting na ginagawa niyo with your with your candidates sa Mayor Marcy ay yung kung saan kayo kung sino yung sasagutan niyo ng matamis na oo doon sa mga lumiligaw sa inyong national candidates. Totoo yan, pag-uusapan din namin yun. Kung mapapansin nyo, dito mga nakaraang linggo, wala pa talaga kaming declaration for the national candidate. May mga dumadalaw na rito, pero we allow them to go to the city and to campaign for votes. Tinitingnan na din namin kung sino talaga makakatulong. Hindi lang at the local level, kundi at the national level. Napaka-critical na mapili natin kung sino yung tamang kandidato natin na makakatulong para sa lahat. Hopefully, makapag-decide kami siguro midterm of the local campaign around April. Yan. Okay, so Mayor Marcy, safe to say na wala pang kulay ang Marikina sa ngayon. Wala pang declaration, pero we allow them to go to the city and to campaign and pag may humingi ng permit, binibigyan namin agad. Ang policy ko, pag humingi ngayong oras, binibigyan namin agad. Pero siyempre, ang kulatilya nun, sumunod lang sa minimum public health protocol. Oh.